So yun mga ka-e-bike, nandito tayo ngayon sa home service po. Ito po, service po natin yung e-truck po natin. Medyo matagal-tagal na rin po itong nabili ni ma'am sa atin. Siguro mga mag-1 year na rin po. Tumawag sila sa atin kasi may problema po yung e-bike nila. Yun mga ka-e-bike, dito tayo gagawa. Para malilong at maluwag po. Yan. Yan. Ito po yung papalitan natin mga ka-e-bike. Medyo sunog na po talaga siya. Sunog na po. Ang problema po nito ay motor controller po. Ito po kasi ang e-bike nito ay 72 volts 20 ampere. 72 volts 1000 watts yung controller niya. Ganun din po yung motor niya, 72 volts 1000 watts po. So battery po 72 volts 20 ampere. Kaya kung mapapansin niyo po 'yan, anim po yung cells niya. Na tigta 12 volts po lahat. Yan. Papalitan po natin 'yan ng motor controller saka battery po para po mapagana na po natin yung kanyang e-bike. Ito po ang home service ni Red Kingdom po. Itong e-bike na to, matagal-tagal na rin po itong binili sa atin. Kahit out of warranty na po yan, gagawin pa rin po natin yan. So, kasi lifetime home service po tayo na pinangako natin kay customer. Once na gusto pa nilang buhay ng e-bike, mga ka-e-bike, yan. Tinanggal na natin yung isang battery. Yun, 60 volts, 20 ampere na siya. Yan. Susunod po niyan, tatanggalin na po natin yung lumang controller saka lumang motor. Yan. Ipapalit po natin to. Ito. Saka yung controller pong isa. Tapos, dito na lang po yung biniling ni ma'am na battery. Sa driver seat. Sa ilalim ng driver seat. Tapos, ito magiging extra battery niya lang muna to. And ito po ang home service ni Red Kingdom e-bike. Na kahit na gaano pa katagal sa inyo yung e-bike, basta sa amin nyo po binili yan, home service yan po natin yan. And ito po ang tinatawag namin lifetime service po. And salamat po kayo na ma'am sa nagtitiwala sa amin. Hanggang ngayon, nagtitiwala pa rin po sa amin sa pag-maintain ng e-bike niya. So yung mga ka-e-bike, nire-rewire na po ni Christian yung controller natin. Kasi harness po pala na yun to eh. Iba. Sama-sama na po sa isang controller yung trotter, signal light, reverse. Tapos iba na rin naman po yung harness na yun tong controller natin. Pagdating naman sa controller, hiwa-hiwalay po sila. Kaya kung mapapansin nyo, marami po silang connector. Re-rewire lang po ni Christian yan, hanapin lang po kung saan po yung mga connection po ng reverse, signal light, throttle, saka 1-2-3 speed. Yan. Pagkoconnect-connect nilang po natin yan. Minsan ginagamitan po natin ng tester yan para mas malaman po na, mas sigurado po tayo kung saan yung connection po talaga nila. Ganyan po ang pag-re-rewire po natin. Kasi hindi naman po lahat ng controller compatible sa harness. Meron po talaga na iba po yung sakit. Pero kayang-kaya naman po nating i-rewire yan. Ito na po. Natanggal na po natin yung lumang motor. Ayun po. Natanggal na po ni Chan. Tapos kakabit na po natin yung bago. Tapos tuloy po natin yung rewire para matesting na po natin yung rewire ni Chano. Yan. Ganyan po. Ganito po tayo mag home service kay customer para maintain po yung e-bike nya. Ano mang troubleshoot, kayang kaya po natin gawin. Mga ka-e-bike, kinakabit po ni Chano yung bago nating motor. Ayan po yung 60 volts 1000 watts. Ayan. Tapos
Pagkatapos yan, lalagyan na rin po siya natin ng langis. Tapos testing natin yung connector natin na 60 volt 1000 watts din. Ito may pan-testing naman po tayo kasi ginawa na po natin itong battery niya ng from 72 volts, binawasan natin ng isa, naging 60 volts na po siya. Pag gumana na po dyan, saka po natin i-fix yung 32 ampere niyang battery. Ito yung bago niyang battery kasama yung charger. Tapos ito kasi po, magiging extra na to ni ma'am, saka ni sir. Para kung sakaling malabata man po sila, meron pa silang backup. Tapon, lalagyan na po natin yung oil. Sabihin isang ganyan. Diretso change oil na rin po pala ito. Gear oil po yung nilagay natin ito mga ka-e-bike, 100 ml. Ganyan po ang pag-change oil po ng mga e-bike natin na differential type. Okay na po yung unang ano natin, connection. Check natin kung tama na po yung connection natin. Pero pagka ramdaman natin na iba po yung takbo, umiinit po, yan. Re-reshuffle natin yung mga wire. Sagas natin kuya, gusto mo. Yan. Sugasal po ba? Ito po. Lagay lang po yung jack. Ayan po mga kaibike, titesting na po natin. Sige na, Chan, number one, atras muna, reverse muna. Ayan po, nagre-reverse na mga kaibike. Okay. Number one muna. One. Two. Ayan. Three. Ayan, mga kaibike, ang lakas po niya. 20 ampere pa lang po yan mga kaibike. Eh kung kabit pa po natin itong 32 ampere na battery ni ma'am, extra battery pa lang po yung nilalagay natin niya mga e-bike. Salamat po kayo na ma'am sa pagtitiwala sa paggawa ng kanyang e-bike. Ayan po. So yun mga kaibike, okay na po. Yan. Okay na po yung e-bike niya. I-drive test na po natin yan. Sige. Sige tol. Todo mo. Pabalik. Yun mga kaibike, tumatakbo na po siya ulit. Yan. Ah, mga kaibike ko. Oh. Yan, i-drive test na po natin. Okay, heavy duty na ulit ang ating e-truck mga kaibike. Salamat po kayo na ma'am sa pagtitiwala sa pag-aayos ng e-bike nila.